Ako na ang harap, General. Pabalik na ako dyan sa liwanag. Pwede ba magtanong? May kilala ba kayo, General, dito? Si General po. General Santiago Guerrero po. Alam mo ba kung saan ko siya pwede makita? Mga militar! Parating ang mga militar. Bakit na sila? Tingal! Pascal! Mission accomplished. Gawin na namin si Pascal. Congratulations to you and your team. Back to base. Anong masasabi mo sa nangyari? General, wala pong nakakaalam kung saan natin tinago si Pascal, kundi tayo-tayo lang. Tama si Franco. Kahina-hinala na matitimbrihan tayo ng militar. May daga sa samaan. Hanapin niyo, sinasabi ninyo daga, dalin ninyo sa harap ko, at ako mismo ang tatapos sa buhay niyan. Hindi natin kailangan maghanap, General. Kilala niyo na siguro kung sinong iniisip ko. General, isang tao lang may gawa nito, kundi si Rian. Sorry, nalita ko eh. Hindi, okay lang. Okay na ba? Okay na talaga, nakompleto ko na yung supplies natin, ha? Meron ka na ditong shampoo, meron ka yung sabon, tapos ito, paborito mo itong chocolate, di ba? Oh. Kailangan, kakainin mo to. Hindi yun maluluma na naman to dun sa cabinet mo. Nako, hindi maganda yan. Tapos, bumili pa ako ng toothbrush. Ito, bagong-bago kasi nga, tatlong buwan na yun sa atin, hindi na maganda, kaya kailangan ng bagong toothbrush. Ayos na! Magka-apply ka bang nanay ko? Chichinilasin talaga kita pag di mo kinahin yung chocolate. Pa-wine-wine? Ano? Date? Reminiscing? Alam mo, kay wine yung ininom namin, kay gatas, kay tubig, walang pakinabang yon. Ang pinag-uusapan namin, negosyo lang. Sa tingin mo ba, babalikan ko yan si Corazon, yung asawa niya pagkatapos ng ginawa nila sa akin? Isa lang ang gusto ko. Ang makita ko silang bubagsak sa putik, yun lang. Eh bakit iba ang nakikita ko? Ano ka ba ng malamilya? Sa araw-araw na lang ginawa. Corazon ganito, Corazon ganyan. Corazon! Puro Corazon ang mukhang bibig mo. Baka naman ikaw may gusto kay Corazon, kanya ka nagkakaganyan, ha? Talaga, idaan mo pa sa biro? Ha? Huwag ka na mag-alit, ha? Please. Eto, tatanungin kita. Bakit ikaw ang pinakasalan ko? Ha? Oh, naisip mo ba yun? Kaya kita pinakasalan. Dahil tapat ka sa akin. Dahil yung pagmamahal mo, totoo. At hindi ko ipagpapalit yung pagmamahal mo kahit na kailan. Ito ang totoo. Kahit na ilang babae pa ang pumarada sa harap ko, hindi ko papansin niya, ikaw lang ang titignan ko. Ito sinasabi ko sa'yo, Tiago, hindi ako nagbibiro, ah. Pag ikaw na huli ko, pag na... puputulin... Nguy! Wala ka nang puputulin! Ano ba? Walang putulan! Hindi na magandang biro yan, ha? Hindi ako nagbibiro, ha? I know you. The decorated General Marshal de Leon. I just want to talk, Mr. Pascal. Well, that's flattering. However, you are not going to get anything from me. Well, the accusations and the evidence against you is quite strong. Easily, that's a life sentence. I suggest you cooperate and make things a lot easier for yourself. That's not going to happen. I have friends, you know, General, and they will take care of me. Friends? Like... who? We know that you have an ally here. That is the reason why you easily was able to familiarize yourself in my country. You just don't know how big of a trouble you are in right now. It'll be best for you if we help each other. Pa, ito na yung wallet ko. Sure, kayang-kaya na mag-support lahat yun. Lalo-lalo na, nandun na si Papa Ethan. Tag-tag pogi po yung pagkakahuli kay Pascal. Diba?
We're just a bunch of fools. You're now a liability to your allies. Just give me names. Maybe, just maybe, I can help you. And then what? So they can kill me? I don't have to do anything. I will get out of here. The way you talk is... I can see the confidence in this group. I will get out of here. And when I'm out, I'm coming for you, General. Not only you, your wife, and for your daughter too. And I'm not going to tell you anything. This is much bigger than you can ever imagine. If you think you just got the big fish, then you're wrong. I know your daughter. She's very, very pretty. You are messing with the wrong person. I will use all my power to make sure that I bring you and your others down. And don't you forget it. I guess you're on your own now. Get up, Pascal. Sa atin ngayon, hindi ko kasalanan na may traitor. Hindi ka nga nag-ingat! Paano na? Ha? Napakalaking operasyon na nabulilyaso dahil sa kapalpakan mo. Dahil sa kapabayaan mo, unti-unti nang nawawala ng tiwala sa iyo si Tiago. Napaka-inutil mo, Franco! Hindi mo ba naiisip? Malaki ng problema ang ginawa mo. Nasira ang lahat ng plano natin. Nawawala na ng kumpiyansa sa iyo ang mga kaalyansa natin dahil sa pagkakahuli kay Pascal. At ikaw ang sinisisi nilang lahat dahil sa kabubuan mo. Huwag mong hintayin na tuloy na silang mawala ng kumpiyansa sa iyo, ha? May paglilingkod ba ako sa inyo? Magandang araw po, General. Magandang araw.
ang nasa buhay mo. Anak, tawagan mo kita mamaya, ha? Hello? Now? Teka, kung ba yung mag-a-apply na katulungin sa akin? Opo. Sige. Ano, pasok na ko tayo sa loob. Ayos ba? Huwag kayo pumunta dyan lang. Kapag nalaman nila kung sino kayo papatayin niya kayo. Sa akin yung nangyari sa Campo Ginaldo, ah. As a friendly advice, this is no time to lose your cool. Ngayon pa, nahawak mo na si Pascal. I know I lost my cool, but do I regret it? No. Bok, kilala mo ako. Kapag pamilya ko ang kinante, baka higit pa doon ang gagawin ko. Naintindihan ko naman kung saan ka nang gagaling. At dapat lang talagang pagbayaran ni Pascal lahat ng perwisyong ginawa niya. We have to make him talk. At hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung sino yung mga taong tumutulong sa kanya. Idol, may problema ba? Lahat, Ivan! Teka lang. Parang samahan ng timpla ng mukha mo, ah. Ano ba nangyari? Nawawala na ng tiwala sa akin si General dahil sunod-sunod na bubulilyasa yung mga operasyon natin. Hindi pwede to. Hindi pwedeng ibunton sa akin lahat ng sisi. Idol, kalma lang. Kapag kumilos ka ng mainit ang ulo mo, baka kung ano pang magawa mo. At paano ako kakalma kung lahat tingin sa akin? Tanga! At hindi ba inutusan kitang sundan yung sundalo? Bakit hindi mo sinabi sa akin may operasyon sila? Idol, sinusundan ko naman eh. Kaso ano magagawa ko? May hangganan naman yung pagsunod ko. Hindi naman ako katulad ni Ate Rian na nakakapasok sa kampo eh. May informant yung sundalong yan. At kailangan nating mapalabas yan. Tiktikan mo na mas maigi yung sundalo. At huwag kang aalis sa tabi niya hanggat hindi mo nalaman kung sino source niya. Naintindihan mo? Ah, teka lang. Paano kung malalaman kung may informant yan? Gawan mo ng paraan, Ivan! At huwag kang uuwi nang wala kang alam. Salamat. Congratulations sa atin lahat. Naman, kapin mo na to. Ikaw ang nag-organize ang atake. Ikaw ang nanguna sa pagsugod sa warehouse at ikaw ang naka-corner kay Pascal. Sir, kahit anong angulo natin tignan dito, ikaw ang bayani. Marami pala tayong i-interviewin, ano? Oo, maganda kasi ang pasweldo. Yun nga lang, mabusisi ang pagpasok. Ano? Balita ko lang, ha? Hindi basta-basta tumatanggap sila General ng kasambahay dito. Nakailang screening na nga, eh. Dumadaan lahat sa asawa niya. Maingat sila sa mga pinagkakatiwalaan dito. Alam mo na, nukrukat kasi ng yaman. Kaya grabe sa seguridad at sa mga pinagkakatiwalaan nila dito. Sana matanggap tayo. Natanggap ka? Hindi, kaya't may pati. Marami-rami pa rin pala kayong gustong makapasok, ano? Itatapating ko kayo. Stricto ako. Handa ba kayo? Siyempre naman po, General. Alam po namin na mabuti ang trato niyo sa mga tao. Well, isa lang naman ang hihingin ko sa inyong lahat, ang inyong katapatan kung maglilingkod kayo sa akin. Sayang lang nga at hindi naman makakapasok ang lahat. Pero may pakimkim ang mga hindi matatanggap. Sana po ako makuha ninyo. Paano po nagkamali kami? Hindi niyo nagustuhan ang ginawa namin, nagalit kayo.
parurusahan niyo rin ho ba kami? Well, kakaganon, edi si Sante. Alam nyo, gabi na at marami na rin naman ako nakausap kanina. Bukas na lang natin ituloy ito, ha? Bigyan nyo na muna yung mga pakimkim. Sige. Ito po. Salamat po sa pagpunta nyo. Ayun naman. Uy, akin na lang yun. Pwede na rin po kayo umuwi. Ganang gabi po. Sige po, ingat. Pwede na rin kayo magpahinga. Pwede na. Salamat. Uy, sumugod si Amelia dito kasi nakita niya magkasama kami ni Tiago kung ano-ano mga pinagsasabi. Hindi mo dapat ginawa yun. Ayoko na. Ayoko na. Tama na. Puputulin ko na yung partnership ko with Tiago. Scott, humanap mo na tayo ibang paraan. Magkalala. Makaka-recover ka rin. Sa driver, ihanda yung isang kotse. Sige po, sir. Ay! Sir. Ano nga po sa sakin uli yun? Yung kulay itim. Ay, sige po, sir. Salamat po. Alam mo nandun ako. Rian, sagutin mo. Paano mo nalaman yung tungkol kay Tiago? Paano mo nalaman kung nandun ako? Sagutin mo ako. Hinakausap kita. Alam mong alam ko na marami kang bagay na tinatago. Pero sana, hindi ka naglihim sa akin. Bakit alam mo ko nasa si General? Kilala mo ba siya? Sumagot ka! Hindi ba tinanggap ko lahat ang tukol sa'yo? Lahat. Huwag mo na sanang punuin ang tanong pa ang utak ko. Sagutin mo ako. Ano ang alam mo kay Tiago? Masa nangyari sa amin? Alam mo ba? Alam mo ba? Anak
niya ako. Alam mo lahat, pero wala ka sinabi. Bakit wala ka sinabi? Rian, bakit? Bakit? Dahil ako ang dahilan. Kung bakit niyo pinasunog ang Barrio Santo Francisco. Sinabi mo niya. Inatakay niya yung lugar. Kasi nalaman niya. Nalaman niya na sino talaga ako. Saka gustuhan niya na itago ko sino talaga ako. Pinalipol niya buong barrio. Nagpatawarin niyo ako. Nang naging duwag ako. Nang hindi ko huwag nasabi sa inyo. Kasi natatakot ko ako. Natatakot ko ako na baka kamuhian niyo ako. Kapag nalayo ko kayo sa akin, hindi ko na ako kayo mapuprotektahan. Kahit sarili ko na hindi ko kayang patawanin dahil sa nangyari sa inyo. Nang hindi ko alam na gagawin nila yun sa inyo. Kayo yung nagparamdam sa akin na tanggap ako kahit na ano ako. Nang hindi ko akalain na yung pagkatao ko pa yung magiging betsya ng buhay ng mga kasamahan natin. Alam mo ba kung ano pinakamasakit? Naging totoo kami lahat sa'yo. Tinanggap namin ang lahat sa'yo. Pero ikaw, hindi mo na kung sabihin sa amin ang totoo. Bumukawa ka! Bumukawa ka! Sabihin mo, paano mo nagawang humarap sa amin? Ngayong alam mo, ang dahilan ng aming pagdurusa. Corazon yan. Oh, edi sabihin mo sa asawa mo kung ayaw niya mapahiya, layuan niya ang asawa ko. Ano ka ba, Marshall? Naturingan kang general, asawa mo lang, hindi mo mabalik. Hindi ako nandito para pagtalo sa iyo, Nelia. Nandito ko para sabihin sa iyo na layuan mo ang asawa ko. Para walang gulo, kung ano man ang problema niyo mag-asawa, huwag mong idamay sa Corazon. Andiyan na ba yun ko?
Marshall! Napadaan ka! Andito siya para gerahin ako dahil nagsumbong yung asawa niya. Mahira ka naman, no. Akala ko pa naman, mga terorista lang mga hinahabol mo. Eh ngayon pala pati mga babae, pinapatulan mo na. Kung may problema ka sa asawa ko, ako ang kausapin mo. Ha? Hindi magkakagulo kung hindi mo nalambit ang asawa ko. Ano na naman pinapaiwating mo, ha? Sa tingin mo, hinahabol ko pa rin si Corazon? Naman, naman. Kilala kita, Tiago. Hinding-hindi ka papayag na matalo kahit saan ang bagay. Alaka nang ba tatalunin mo ako? Bakit? Kailan mo ba ako? Alam ko na rin. Huwag na huwag mong lalapitin na sa ako. Huwag na huwag ka magkakamarin.